Yanski chika, sa umaga, tanghali at gabi. May bagong chika na naman, mga kayanski. Pero bago yan, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Janine Gutierrez, certified kapamilya na. Matapos ang maugong na balibalita, bago matapos ang 2020, nalilipat na sa kapamilya si Janine. Mukhang natulukan na ang mga espekulasyon ng mga netizens. Nito lang January 15, 2021, exclusive ng pumirma ng kontrata si Janine Gutierrez sa ABS-CBN. Present sa kanyang contract signing ang Dreamscape Entertainment head na si Roldeo Endrinal, ang mga ABS-CBN big boss na sina Carlo Katigbak, iba pang mga bosses na sina Corey Vidanes, Mark Lopez, Rick Tan at ang manager ni Janine na si Leo Dominguez. After 10 years sa Kapuso Network, si Janine ang kauna-unahang Kapuso actress na lumipat at pumirma ng kontrata sa rival network nito, ang Kapamilya Channel. Nagsimulang umusbong ang showbiz career ni Janine noong 2010 bilang bahagi ng non-time show noon na Party Pilipinas ng GMA7. Nagsunod-sunod ang kanyang proyekto sa GMA kabilang na dito ang mga teleseryeng Villa Quintana, More Than Words, Once Again, Legally Blind at Victor Magtanggol. Ang pinakuli niyang teleserye sa GMA ay ang drama-rama sa hapon na Dragon Lady noong 2019. Nagtapos ang kontrata ni Janine sa GMA Arts Center noong November 1, 2020 at hindi na ito reninyo ng GMA Network. Naging laman ng mga balibalita na kaya daw hindi na-renew ang kontrata ni Janine sa GMA dahil sa kanyang post sa isang social media platform tungkol sa TV comeback ni Senator Bong Revilla Jr. noong December 2019. Karoon pa ng issue na mas pinaburan daw ng GMA si Senator Bong kaysa kay award-winning FAMAS Best Actress na si Janine. Agad namang sumagot si Senator Bong Revilla sa mga issue. Wala daw siyang kinalaman sa anumang negosasyon ng GMA7 at ni Janine. Pero bilin niya sa mga bagong henerasyon ng mga artista na sana rumispeto naman sila sa mga nakakatanda nilang kapatid sa showbiz. Kung matatandaan pa natin, mga kayanski, na naglabas din ng saluobin sina Jan Estrada, Carmina Villaruel at Tanya Garcia na halos ang mga bagong henerasyon ng mga artista sa ngayon ay hindi na kadalasan rumirespeto sa mga nakakatandang mga artista. Sa ngayon, mapapanood natin si Janine sa ASAP Natin To at magkakaroon din siya ng pelikula Under Star Cinema. Malamang makikita din natin si Janine na mag-guest sa FPGs ang Probinsyano. Malaki rin ang posibilidad na si Janine ang gaganap na Valentina sa Darna na TV series na pagbibidahan ni Jane De Leon. Di natin maikakaila na kamukhang kamukha talaga si Janine ng kanyang lola na si Pilita Corrales noong kabataan niya. Minsan na rin gumanap si Miss Pilita Corrales bilang Valentina sa pelikulang Darna. Sinuportahan naman ni River Cruz ang kanyang girlfriend na si Janine matapos lumipat ng TV network. Ayon pa nga sa post ni River sa kanyang social media platform, "Sor Hi, my love, will always be your number one fan." Kahit na magkaiba sila ngayon ng bakuran, still andyan pa din siya susuporta kay Janine. Bumati naman si Jano Gibbs at Martin Rivera sa paglipat ni Janine sa ABS-CBN. Nangako pa nga si Martin na aalagaan niya si Janine sa bagong tahanan nito. Nagpaabot din ang mensahe si Angelica Panganiban, sabi pa nga niya, "Can't wait to work with you," tinutukoy si Janine. Sunod-sunod din ang pagbati ng mga iilang kapamilya artist kay Janine, kabilang na dito si Naiza Calzado, Inchung D, Isabel Daza, Rhea Ataydi at Jaya. Sinuportan din siya ng ilang Kapuso artist na sina Carla Avellana, Luby Po, Mark Heras at Tanya Garcia. Nagbigay din ng mensahe si China Ortaliza, sabi pa nga niya, "Yahunis, give those juicy parts and challenge and thrill the mind. Congrats, Nin!" Abangan na lang natin, mga kayanski, ang mga susunod pang mga proyekto ni Janine sa ABS-CBN. Kahit saan man siyang istasyon magstay, for sure she will grow and turn into an amazing and talented actress. And also, marami pang award ang makakamit niya in the near future. At dyan po nagtatapos ang ating chikahan, mga kayanski. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig.